Ang mas magandang pagbibigay sa pananaw ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi yung nagbibigay ka na naghihintay ka ng kapalit. Hindi yung nagbibigay ka, nag-expect ka, Lord, nagbigay ako ha, sana ganito. Hindi lang perang pinag-uusapan natin dito. Lord, nagsimba ako ha. Lord, nagsasacrifice ako ha. Lord, nanglilimos ako ha. Lord, I'm expecting this from you. Hindi yun ang kalugod-lugod na pagbibigay sa kanya. Ang kalugod-lugod na pagbibigay para sa Panginoon ay yung nagbibigay ako, hindi dahil gusto ko na bigyan mo ako pagkatapos nito, kundi naniniwala ako, kaya ako nagbibigay, ay sapagkat marami ka na sa aking naibigay. Yun ang true and giving that is pleasing. Thanksgiving. Pagtanaw lang ng utang na loob sa kanyang kagandahang loob. Kaya ito'y bukal sa loob ni hindi na nag-expect pang masyado ng mga ibibigay pang kaloob. Kaya nga, para sa akin, maganda rin yung tithing. Although wala tayo nito at hindi naman po natin isusuperimpose ito. Pero sana, yung spirit nito, masunod po natin bilang mga Kristiyano. Kasi ang spirit nito ay hindi yung nagbibigay ako at nag-expect ako na babalik, siksik, liglig at umaapaw. Hindi ganon. Ang idea ng tithing, 10%. Binigyan mo na ako ng 100% and more. Yung 10% lang yung ibibigay ko sa iyo. So, ibig sabihin, thanksgiving. Kaya for me, yung spirit ng tithing is a matter of testing. Tinetest tayo. At tulad ng ibang mga 10 sa Bible, hindi ko alam muna po na ninyo. Halimbawa, in the Old Testament, may 10 commandments. Testing yan ang ating obedience. In the Old Testament, meron ding 10 plagues. Testing yan kung mag-a-abide ang Pharaoh sa Diyos. Sa Old Testament, mayroong sinasabi doon that in the wilderness, 10 times the Israelites disobeyed God. Of course, yan ay number lang na nagsasabing paulit-ulit silang nagpasubok sa Diyos. 10 times. In the New Testament, mayroong 10 lepers na parang tinesting ng Panginoon, sino at ilan kaya sa kanila ang magpapasalamat sa akin? In the New Testament again, merong 10 virgins na parang tinesting din, sino kaya sa kanila ang magiging handa sa aking pagdating? Testing! 10! Testing! Kaya yung tithing, 10%, palagay ko testing. Testing yan, hindi lamang ng ating faith, kundi ng ating pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Maganda nga po na in the New Testament, hindi naman binabanggit yung tithing eh. Pero hindi ibig sabihin nun, ayaw na yun ng ating Panginoon. Remember that Jesus, God, is the same yesterday, today, and forever. What was true in the Old Testament, ganun din dapat in the New Testament. Hindi lang nasabi ng tahasan. Pero hindi ibig sabihin, hindi na dapat gawin yan. It's just that, sa palagay po natin, in the Old Testament, bata pa ang ating pananampalataya. At di po ba kapag bata, laging may instruction ng bata, o ito gagawin mo. Kaya nga, sa Old Testament, ang daming laws. Sa New Testament, konti na lang. Sinummarize nga ni Kristo sa dalawa lang, love of God, love of neighbor. Yung tithing, wala na. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na yun applicable ha? It's just that, sa palagay po natin, mas tinatrato tayong matured ng Diyos in the New Testament. Na para bang, I've laid down all the commandments. Alam nyo na, bahala na lang kayo kung paano nyo i-execute ito. Kaya kahit walang 10%, bahala ka na. Magbigay ka ayon sa kagustuhan mo. After all, God loves a cheerful giver. Pero sana masigurado mo na sa pagbibigay mo, nagre-reflect ito ng pagtanaw mo ng utang na loob sa Diyos sa maraming blessings na binibigay sa iyo. Amen? Di ba may karanasan tayo? Halimbawa, sinakay tayo sa tricycle ng ating kakilala, eh hindi tayo maalam kung magkano talaga yung pamasahe. Sabihin sa atin, bahala ka na. May bibiling kang produkto, nilako lang sa'yo, tinanggap mo, magkano ito? Eh, bahala ka na. Ang hirap mo. Kasi naman, baka bigyan mo ng konting halaga, machismis, mamarites ka pa, ang kuripot nun. So, ang gagawin mo ngayon, i-estimate mo kung magkano. Tapos, saka mo bibigyan ng kahit
sobra, kahit pa paano. My point is this, pagdating sa Thanksgiving sa Diyos, sana wag tayong mag-atubili at matakot. Sobra-sobra. At lalong-lalo na wag natin isipin, sobra-sobra yung binibigay ko kasi nasasaktan ako. Ay, hindi ibig sabihin nasasaktan ka. Ang binibigay mo sa kanya ay sobra-sobra na. Tandaan mo. Kahit ibigay natin ang ating buhay, hindi matatawaran yung ibinigay niya at ibibigay pa sa ating buhay. Kaya sana matuto tayo lagi tumanaw ng utang na loob sa Diyos. At yan ang dapat na maging disposition natin ngayong Kwaresma at ngayong magmamahal na mga araw. Ang mga araw ng mahal na araw ay mahal hindi dahil sa tayo ay nagmamahal sa Diyos. Hindi lang yun. Hindi dahil sa ang Diyos ang siyang unang nagmahal sa atin. I'm emphasizing this and let me end with this. Kasi sa ating mga ginagawang pagbibigay, sa ating mga ginagawang sakripisyo, iniisip natin, ay nako, mahal na mahal ko ang Diyos. Okay naman yun. Natutuwa ang Diyos doon. Pero sana ito ay mag-ugat sa paniniwalang mahal na mahal ako ng Diyos. Kaya't yung pagmamahal ko sa Diyos ay response lamang sa pagmamahal sa akin ng Diyos na hindi matatawaran, hindi ko mapapantayan. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa nang sa gayon matuto tayong laging tumanaw ng utang na loob sa Panginoon.